Hello po, magandang araw sa inyo lahat. Sa lahat ng mga tumatangkilik ng aking video, sa mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. Sa araw na to, isang maikling tutorial lang ang ipapakita ko sa inyo sa mga nagbabalak at gustong sumubok sa pag-hydroponics. Sana makatulong po to. Panoorin niyo po to. Papakita ko sa inyo. Tara! Sa pagkakat ng foam, kakailanganin natin ng gunting, whiteboard marker, isang roller, or meter stick. So, ang size po ng ikakat na foam natin ay 2 inch square. So, ito po ay 2 inches. Yung roller na to, tapos gusto nyo nang mabilis, gamit po kayo ng meter stick. Ang kaibahan lang kasi nitong dalawa, ito sukat na to eh, 2 inches na to eh. Pag meter stick naman yung anuhin mo, gagamitin, gagawa ka pa ng palatandaan na dyan yung 2 inch niya, yung layo. So, diretso na. Guguhitan nyo dyan. Tapos, ito, dugo hanggang dun sa dulo. So, ngayon natapos natin yung pa-horizontal. So, vertical naman tayo. Dito tayo sa kabila magsimula. Ganyan. Ito yung saktong sukat para sa 8 ounce na styro cup. Basta ang lahat nakadepende sa size ng baso. So, ayan, vertical tayo. Huwag po kayong mag-alala, mabilis na po ito. Ayan, natapos na yung pagbubuhit natin. Susunod din gawin, ikakat na natin. Tingnan nyo po. Ganito lang po yung pagkat, gunting lang po, huwag na yung cutter. So, bukitin nyo lang. Mas mainam pag malaki yung gunting kasi yung gunting na ginagamit ko sakto lang. Yan. So maging cubes na. So yan. Yan na po yung saktong size niya. So, paano ba yan butasan, sir? Sige po, ganito. Tingnan nyo po ng maigi. Itong square na to, cubes na to, gupitin nyo dito sa gitna. Hanggang sa gitna lang yung ano niya. Gupit. Tingnan nyo po. Oh. Nahati na hanggang sa gitna. Ngayon, ibuka nyo lang ng ganyan. Hawakan dito. Tapos, kunin nyo itong sa gitna. Ganyan. So, ito na po yung resulta. So, ayan po.
ito na po yung ilalagay nyo sa baso. Ngayon, papakita ko na naman sa inyo paano natin i-cut yung styro cup na 8 ounce na baso. Pag naglagay kayo ng seedlings dyan, bubukaka nyo lang, lagay yung stem nya dito sa gitna, tapos balik, lagay sa baso. So ngayon, yung baso naman yung ikakat natin. 8 ounce styro cup. So yan. Babawasan nyo po itong sa puwitan nya ng 1 inch lang. Ikakat nyo po ito. Tingnan nyo po. Saktong 1 inches. Tapos cut nyo yan. Pabilog. So, yan na po yung resulta. Ngayon, ika-cut naman natin to dito. Para makadaan din yung hangin. So yan na po kung paano natin i-cut yung styro cup. Katapos nyan, halimbawa may seedlings na po na ilagay dyan, saka nyo ilagay dito sa baso. Idiin nyo ng konti na sakto lang yung ugat niya pupunta dun sa tubig. So ganito lang kasimple. Tapos may isa pa akong ipapakita sa inyo. Pag nag-direct sow kayo ng seeds. Ito naman yung horticulture foam. Ito yung ginagamit ko pag doon sa styro box na lagayan ng grapes. Ito, papakita ko sa inyo. Ito po. Pag nag-direct sow ako ng mga buto, so ito yung gagamitin ko. Tapos gumagamit ako ng net pad dito. 1.5 inch. Yung laki. Tapos ito yung ilalagay ko dito. By the way, yung ano, binubutasan ko nga pala yan. Katulad din sa ano, styro cup. Para din yung ugat pag nag-harvest, makuha agad. Hindi na pupulutot dito. So, lagay lang dyan. Tapos, halimbawa, tumubo na yung ano, nasa 15 days na yung seedlings sa horticulture foam. So, lalagay nyo lang po dito sa net cup, net pot. Okay. Tapos, lagay nyo. So, yun lang po. Yun lang yung kagandahan ng foam. Mabilis lang. Sumulat sa pool, yan talaga yung ginagamit ko na medyo itong foam. So lahat ng yan mga lettuce na pinakita ko sa inyo, yan lahat yan foam, yung medium yan. So ayun po, sana makatulong sa inyo yung maikling tutorial. At sa mga nagbabalak mag hydroponics, pagpatuloy nyo lang po. Normal po na sa ating mga growers,
may nag-fail talaga. Hindi po maiiwasan yun. So, basta tuloy lang po kayo. Tutuloy lang po yung pagtatanim. Wala nga ayaw. Sa bandang huli, makukuha niyo yung gusto niyo. So, ayan po. Maraming salamat. Ingat po tayo palagi.